Pigil ang gaslaw, galaw-gaw ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam, galaw-gaw kung tawagin siya'y ganyan kangkarot. Kamatawa na na, may umaga ay pag-usapan natin kung ano ba ang epekto sa atin, ano ba ang benepisyo para kay Juan Jesus itong katatapos na Asian Summit. Unahin na natin si Alan, ano ba ang Gates, G-A-A-G-A-I-N-S, Gates, benepisyo kung meron man alam na nakikita nyo sa narangan ng sektor ng pagawa. Para sa, ano to, parang sa ordinaryo, si Juan de la Cruz, o sa kanyang ginagamit ni Vice President Dwayne Rubelde, para sa mga, nasa, kami? Laylayan. Laylayan na Lipuna. Meron ba? Laylayan. Meron, kasi ang kaunahing pakinabang ng ating mga mamamayan ay yung pinirmahan kagabi ng ASEAN leaders yung consensus on the protection and the promotion of the rights and welfare of migrants workers, no? Isinusulong na natin ito noong 2007 pa, noong nag-host ang Philippines ng ASEAN Summit sa Cebu. Dito, ipinapanukala natin na dapat maprotektahan yung mga Filipino OFWs dahil sa dami ng mga problema ang na-encounter ng mga Filipino OFWs natin sa iba't ibang mga bansa, mga pang-aabuso ng mga abusadong employers, mga recruiters, at iba pang mga problema ang kinaharap nila, ay bumalangkas tayo ng ganitong consensus. So, 10 years after, last night, napirmahan na. So, we are looking forward ngayon na magkaroon ng action plans. Ano ba yung mga action plans? Dapat gagawa ngayon yung mga ASEAN countries ng mga batas, mga polisiya sa kanilang bansa para maprotektahan yung karapatan ng mga manggagawa. Pilipino man yan o ito pang mga nationalities sa ASEAN. So, ito yung aming in-anticipate at medyo excited kami dito mga lakay dahil pero po, sa tagal na panahon na ating inilabi ito, kagabi ay pinirmahan ni Pangulo Duterte at kinonsider ng chairmanship ng ating Philippine government na ito, centerpiece ito ng pagiging chairman ng ASEAN. Sabi ko kaya nagagalak kami at ito ay positibong hakbang para doon sa aming inaasam na iisang labor standards sa ASEAN, iisang sahod, iisang beneficio, social protection insurance, no? At higit sa lahat, yung maasikaso, yung kapakanan ng mga nagagawa natin. Alan, speaking of specifics, meron ka ba nakita specifics sa napupwede natin kumbaga ay pakatawanan na napag-usapan o napag-pasyan din sa pinirmahan kami? Okay, yung specific, unang-una, bawal lang i- with help ng mga employer o ng recruiter yung passports ng mga OFWs. So, bawal yun. Yan ang pinaka-highlight itong kasunduan na ito. No? Although, gusto ko lang i-emphasize na ito po ay hindi binding. No? Walang legal bind ito sa mga ASEAN, pero ito ay consensus. Ibig sabihin, usapang magkapitbahay, usapang magkaibigan. No? Kung wala mang batas, for example, sa Singapore, mapipilitan sila ngayon na gumawa ng batas para hindi gumisahin ng mga employer at mga recruiter yung passport ng mga migrant workers o ng mga Philippine OFWs. Kasi natutok mo yan ang alam natin. Halimbawa, Korea, di ba na pag-usapan nyo tungkol sa mga TNT ng South Korea, meron tumaki na 20 years na sa South Korea, doon na siya namatay. DMT ang nasa siya namatay. So, napag-tero na ba, napag-aral na nila, naman ang tinig sa Ilocos. Sipo na 20 years na nagtatrabaho sa Korea, na TNT ang dami na doon, mga din malibo, pinag-usapan mga TNT. Wala ba pag-usapan na doon? Bukod doon sa pagbabawal ng pagtago ng passport, ito kaya ang tama yung nabanggit mo, no? Kapag naging TNT yung mga OFWs natin, meron na sila ngayong tulong na makukuha
kapag sinusubukang gawa ng paraan ng ating gobyerno, malapit tas meron ng coordination ng mga gobyerno natin para masikaso yung mga Pilipino OFW na kinalag-EMP. Pero, bago si Lucia, pero siya naman, siguro po pwede natin ipag-usap para hindi po natin sama sa sayo. Sa siguro sa mga pwede sa Kingdom of Saudi Arabia, sa Middle-East countries, wala po yung practice eh. Pagdating nung quota, magpapaalam mo pa para makuha mo yung travel documents sa matala. Idalipunta ka naman, no employer. Kaya nga malaking bagay ito, Lakay, dahil kapag ka ito ay effect na sa ASEAN, pwede na natin ma-introduce itong policy at ito sa Middle East. No? Kasi sa buong bansa kung saan, o sa kaisang bahagi ng mundo, dito pa lang sa ASEAN na mayroong ganitong kasunduan. No? So, napaka-importante nito kasi pwede na tayong palawakin ng polisiya hindi lamang sa ASEAN, kundi doon sa ASEAN at sa Europa. As a Middle East, pwede natin i-apply yung ganito mga polisiya para lakay dito sa bagong polisiya na ito, consensus. Aasikasuhin ng mga gobyerno yung mga problema ng OFWs at bibigyan kalingan yung mga pamilya ng mga OFWs na gustong bumisita, gustong makipagpanayam doon sa OFWs na nagka-problema. So, merong access na bibigay yung mga gobyerno doon sa pamilya gustong makipagkita sa mga OFW na sa may mga problema ng legal. Si Alan, merong kating may nagdar doon sa as to how President Duterte handled the just concluded ASEAN Summit at pagkatapos was na natin ang mga questions pa sa inyo mga panin. Well, inobserbahan natin yung buong ASEAN, yung behavior natin presidente, dahil minamonitor namin yung final signing ng consensus on the ASEAN. Consensus on migration for the protection of welfare of migrant workers. Perfect na sana eh, kaya lang merong mga issues na na-encounter kami. Una, yung epekto nung mahabang holiday sa mga informal sector workers. Tatlong araw silang nawala ng kita eh. Yung mga informal sector workers, yung mga nasa underground economy, yung mga vendors, no? Napakaraming vendors yan. Yung mga medical driver, tricycle driver, jeepney driver, SUVs, no? Ang laking kabawasan o kawalan doon sa iba ng mahabang holiday. Naapektuhan din yung mga no pay, no policy, no work, no policy, at yung mga daily pay o yung mga arawan ng mga contractual workers natin. So, pag sinabi natin contractual workers, lalo-lalo na dito sa NCR, napakarami po yan. So, yun po ang isang negatibong aspeto. Yung isang negatibo, yung siyempre, meron tayong pasaway na sumuway doon sa ASEAN lane, no? At na-highlight pa sa media. Hindi natin tinitingnan na pasaway o negatibong aspeto yung ginawa ng ibang mga organisasyon sa pagsagawa nila ng protesta doon sa malapit sa ASEAN meeting, dahil yun po ay karapatan natin mga Pilipino, karapatan natin mga bilang tao na magpahayag, no? Magpahayag ng ating opinion at ideya sa isang mapayapang paraan. Hindi namin nakita yung pagmumura ni Pangulong Duterte, although doon sa kanyang press conference ay merong mura siya dahil na-insulto daw siya doon sa comment ng Canadian Prime Minister na si Justin Trudeau. Pero sa tingin namin na sa kabilang banda, nakuha naman natin yung commitment ng Canadian government doon sa pagpapatapo ng pagbalik ng basura sa Canada. Yes. No? Nabanggit yun mismo ni Prime Minister. Sa tingin namin, yun ay yung pinaka-highest policy na position ng Canadian government. At first time natin nakuha yun sa haba-haba ng pakikibaka natin, lalong-lalo na yung mga environmental groups, upang may pabalik yung basura doon sa Canada. No? Yeah. So, isa yun sa mga highlights din. Sa tingin namin,
nag-iba ang impression ng mga foreign heads of state sa impression nila kay Pangulo Duterte. Bago kasi sila pumunta dito, binugbog sila ng mga mass media, ng mga mainstream media na ganito siya, namamatay tao, ganito siya, ganyan, no? Siguro doon sa ipinakitang reception, ipinakitang courtesy ni Pangulo Duterte, nag-iba yung impression ng mga heads of state sa kanya. So, sa tingin namin, tumaas pa yung respeto doon sa pamumuno ni Pangulong Duterte. Kung kahit siguro, sa tingin namin, re-respetohin na nila yung diskarte ni Pangulong Duterte dito sa ating domestic issues, no? Doon naman sa impression ng, sa tingin namin, ha, ng mga mamamayan natin sa kabuuan, lalong-lalo na yung mga manggagawa, yung mga workforce, yung mga working force natin, rank and file man yan o supervisory. Sa tingin namin, nag-iba din ng paningin ng mamamayan Pilipino sa pamumuno ni Pangulong Duterte. Dahil ano siya, doon sa kanilang bilateral meetings, maririnig mo minsan sa mga sound bites nila sa pagkakausap niya yung mga heads of state. Talagang prangkahan eh. Yung bang walang ano, walang mga diplomatic words, diretso eh. Walang plastikan eh, no? Hindi kagaya sa mga nakaraang, with due respect to that, sa mga nakaraang pangulo, yung mga ano eh, may mga flowery words na sinasabi, ganyan. So, diretsahan eh, no? Kaya doon nakita ng mga mamamayan Pilipino, talagang hindi sila nagkamali na maniwala at managpalataya sa pamumuno ni Pangulong Duterte. So sa kabuuan, maganda po ang nag-impression natin. Dahil sinyokase din ng ating gobyerno yung mga idea, yung ang ganda ng PICC, no? At ni-renovate, pinaganda, nilagay yung mga furniture at mga disenyo na gawang mga Pilipino, no? So talagang ipinakita natin sa mga foreign government, sa mga heads of state, sa mga delegado, sa mga undersecretaries ng ibang bansa, na talagang the Filipino is capable of doing great. The Filipino is very capable of doing what's great and what's the best. So yun ang pinaka na tumatak sa amin, sa aming kumomunitor, at pag-observary mga sayan sa aming meetings. Natutuwa si Bishop tayo eh. Napag-ex yung PICC, hanggang ngayon, siya pala ginagamit natin. Pagkatapos tayo ng presidente, yan pala ang ipinagmamala para sa international events. Natuwa po ako dun sa mga pinahayag po ninyo. Pangalawa po, gusto lang po malaman in behalf ng mga OFWs. Since na sinasabi po ninyo na maganda na ang magiging sitwasyon natin na ang mga employer po sa ibang bansa, hindi na po nila kukunin yung passport. Ano po kaya yung kasiguruhan natin na mangyayari po iyon? Kasi po, marami po kasing nagiging problema regarding to that matter. Lalo na sa Japan. Sa Japan na ngayon ay bukas uli, no? Ganun po yung sitwasyon talaga. Sino po ba yung maaari nilang lapitan if in case na hindi po sila tumupad sa ganung usapin, kagaya po na sinabi ninyo? Dalawang punto lang muna. Ang consensus na ito na pinirmahan ko gabi ay sa ASEAN setting lamang. Okay. Hindi kasama dito yung Japan. Okay. Ikalawa, itong consensus na ito ay hindi siya binding. Hindi siya punitive. Wala siyang sanction kapag kayo hindi sumunod yung mga bansa dito. Okay. Ito ay kasunduan lamang. Parang kasunduan matalik na magkaibigan na nagkasundo tayo. Ito yung gagawin mo sa bansa mo. Ito yung gagawin ko sa bansa ko at kailangan halos pantay yung ating mga polisiya para maprotektahan yung mga magagawa. Okay. Hindi perfecto yung ating sistema, no? Ang ating, lalo-lalo na kapag kailan trabaho sa abroad. Pero sa tingin namin, malaking hakbang ito para pumasok na ngayon itong kagaya namin mga labor organizations sa usapin at maglagay, mag-suggest ng mga inputs kung ano ba yung mga polisiya, mga patakaran para mapaayos yung kapakanan ng mga OFWs natin dito sa ASEAN. Kagaya na nabanggit ko kanina, kapag ito ay maging effective na dito sa ASEAN, baka pwedeng gayahin sa Asia, yes, sa Europe at sa Middle East. No? Dahil sasabihin natin, pwede gumana naman sa ASEAN, bakit hindi pwede sa Middle East?
bakit hindi pwede sa Europe, no? So, malaki hanggang ito, malaking simula para sa akin lang. Opo, sakot po ba ng inyong imahinasyon din yung mangyayari po sa Pilipinas kung sakasakali? Kasi po, dito po sa bansa natin, napakadalas po ng holiday. Kawawa po yung iba nating manggagawa na kapag pag holiday, wala silang trabaho. Eh, paano po yung kanilang deal sa kanilang kumpanya na no work, no pay? Well, yun nga eh. Kawawa nga yung mga contractual dito kasi hindi kagaya ng mga ibang mga regular workers, lalong-lalo na may, yung may mga union at may mga collective bargaining agreements. Okay. Kasi kapag holiday ka, isang buwan pa yung holiday, bayad yan mga yan, sigurado sila sa bayad. Pero ang inaalala natin, dahil sa mga contractual ito, wala silang kasiguruhan, wala silang collective bargaining agreement, wala silang union, malaki pa yung problema natin yung dapat asigusuhin sa isyong yan. Lalong-lalo na yung mga manggagawa na sa informal sector, yung mga nasa underground economy, ilan lamang ng mga batas at pulisiya ang para sa kanila. So napakalaki pa lang dapat asigasuhin ng mga ng ating gobyerno at ng mga labor groups na gaya ng ALO-TUCP para mapaigi yung ating mga manggagawang nasa contractual at mga informal sector. Salamat po. Napansin ko lang, no, na mababaw yung hiningi natin, no, na pagtulong sa ating mga OFW yung mismo pagtago lang ng pasaporte. Mababaw yun. Yun ang mas malalim na problema ng OFW natin ngayon. Ito yung tinatawag na salary discrimination. Sa Middle East, kung mapapansin nyo, isa sa pinakamababaw sinasakuran ng mga gobyerno ng Middle East ang Pilipino. Ang British, siguro, times 10 ang sahod niyan kaysa tinatanggap ng Pilipino on the same type of job. Ganun din sa Dubai, no? Ang mga Amerikano, ang mga British, sobra-sobra ang kanilang mga sahod habang ang trabaho nila isang ginagawa pa ng mga Pinoy. Gawin nga niyan, kaya wala ba tayong dapat hilingin sa ating gobyerno na makialam doon sa ating mga embassy na mag-negotiate dito sa mga concerned governments na huwag namang masyadong pababain ang value ng ating gobyerno. Sa aming punto, hindi naman natin masasabing mababaw eh. Kasi ito po ay sinimula noong 2007 at mayroong mga provision na inoobliga yung nagpapadalang bansa, yung mga sending countries at yung mga receiving countries. Napaka-general ng mga statement nito dahil resulta ito, byproduct ito ng mga reklamo ng mga OFW natin, sa ating gobyerno. Ang papel ng aming labor organization ay sa pamamagitan lamang ng Department of Labor Employment. Ang Department of Labor Employment ay hindi nagsagawa ng konsultasyon sa mga labor organizations bago sila makipag-usap hindi dito. Ganun pa man, ay isang bagay nito para ngayon pwede na kami pumasok at tumulong sa ating gobyerno para bumalangkas at ipasok yung mga ideas na kagaya ng sinasabi nito. So, sa amin na simula pa lang ito at siguro kagaya ng ating pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa na walang non-interference, no? Walang pakialaman, walang hindi binding yung kung ano man yung agreement. Lahat naman ng mga napag-usapan sa ASEAN, hindi naman binding yun eh. Yan po yung mga kasunduan lamang, no? Kasunduan ng magkakaibigan. So kagaya nito, itong consensus na ito sa mga migrant workers, siguro pwede yun natin maipasok na ngayon yan. Ngayon, meron na tayong consensus. So, malaki pa nga dapat natin pwedeng gawin higil sa issue niyan tungkol sa kapakanan natin mga OFW. Itong mga daang araw, daang linggo, ay inobserbahan ko pagkilos ng Estados Unidos. Dahil bago nag-umpisa itong APEC, ang presidente ng Estados Unidos ay pumunta muna sa China. At parang nakipagkaibigan muna sa China bago umatin sa APEC. At galing sa APEC, nung una sabi ng Presidente ng Amerika ay hindi siya dadalo dito sa
siya. Pero dumat nagdalo siya dito. So tinitingnan ko na ang kilos na ito ay mayroong kadahilanan o purpose. Dahil sa ang Pilipinas, ang pinamumunuan ng ating presidente, Duterte, ay medyo galit no, sa Estados Unidos. Ang Estados Unidos sa pamumuno naman ni Donald Trump ay mayroong hangarin bawiin no, o buhay ulit ang pakikipagkaibigan. At dito, ilaw kung sumasakayin kayo, ay nanalo rin si Trump. No, nakuha niya na mabawi at mapalapit ulit ang Pilipinas sa Amerika. At isa pa na inobserbahan ko, binubuhay ulit ng Amerika ang hangarin siya maging dictator, no? Dictator dito sa South Philippine Sea. Na sa pamamagitan nitong consensus ng mga ASEAN ay na ang nagsalita in behalf of the ASEAN ay si Presidente Duterte na ang kanilang problema tungkol sa pag-resolve sa ASEAN, agad-agad itong Estados Unidos ay nagpresenta bilang mediator nitong problema nito. Sa tingin niyo ba dapat din natin tingnan itong angulo na ito na habang tayo ay kinibigyan sa buong mundo, meron namang isang bansa kagaya ng Amerika na bumabalik naman at kumukuha ng kanyang role dito na maging isang makialam ulit dito sa problema ng ASEAN. Napakalawak po na yung tanong ano, sa napakalaking subject matter. Pero isa lang po yung masasabi ko dyan. Ang gobyerno po ng China ay nag-imbitan ho sa amin sa DUCP. Imbitahan kami at dinalang ho kami sa China. At ipinakita na ho ng China sa amin kung ano ang China ngayon. No? Matagal na ho namin kinakausap ang sa hanay po ng labor, ang TUCP, matagal na namin nakikipag-ugnayan sa US, sa US, pamagitan ng US Embassy. Pero i-stop ho kami eh. Hindi nila nare-recognize yung kwersa ng mga magagawa nito sa ating bansa. Pero yung China, kinilala kami. No? Inibitahan sa dami ng mga labor organization nito sa ating bansa, TUCP lang ang inibitahan na kontang China. Dahil kamo bakit? Sa tingin namin, nag-pivot ang ating pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Duterte sa China. Dahil doon naman talaga papunta yun eh. Magiging dominante na ang China sa simula na ngayon, nagsimula na. At sa tingin namin ay unti-unti kukunin ng Chinese government, hindi lamang yung suporta ng ating Philippine government, kundi kukunin ng Chinese government ang suporta sa pimiento na mga labor groups, mga environmental groups, at iba pang mga malalaki at malalakas na puwersa dito sa ating bansa para buo ang positioning ng Philippine government, hindi lamang government at mga forces dito sa ating bansa na nakaharap at naka-ally na sa China. Ang US kasi wala ho kaming naramdaman malaki na suporta o ano man yung next action na gagawin nila sa ating bansa. Sinabang itong agreement na nilagdaan na OFW's rights and protection, sakop pa nito yung mga nagdaang mga nagdaan ng problema o mga ano ba siya retroactive na mga na hindi siya binding agreement. Maaari siyang retroactive. Halimbawa, may nakakulong sa kasalukuyang mga TNT at gumagana na ito simula ngayong araw, pwede gawa ng paraan ng Philippine government na ma-enforce yung mga provisions na ito. Kasi hindi pa ito tapos eh, yung consensus na ito, mayroon pang tinatawag na action plans. Those action plans, nare-require ng consensus na dapat yung mga polisiya, magsagawa dapat ng mga polisiya, ng mga batas, yung mga bansang ASEAN, para maprotektahan yung mga migrant workers. So tayo ang may pinaka-template hindi dito sa mga policy nito at baka maaaring tayo ang mag-dominate dito sa usapin, dito sa consensus na ito. So maaaring retroactive yung epekto ng consensus na ito. According to one of the friends, the Philippine Society of Nations, different countries,
talaga susundin at hindi obligado susundin sa mga bansa may approve ng action. Kagaya ng nabanggit at ini-emphasize ko kanina na non-binding, hindi lamang i-consensus at pati lahat ng mga agreement no, sa West Philippine Sea, sa North Korea, at sa mga terrorism, non-binding naman lahat yun eh. Pero ang importante lang dito ay mayroong parang idea o sentimiento yung mga bansang ito na dapat ito yung ating standard. Ito yung ating panuntunan, ito yung guide ng ating mga actions. No, para maihayat natin na magkaroon ng polisiya. Kasi ang aming aspirations talaga, dapat magkaroon ng, ano, ng common labor standards, common occupational safety and health standards sa ASEAN. Dahil nakay, kinukuha nga ng ating mga ASEAN governments na magkaroon ng common currency. Bakit hindi natin pwedeng lagyan ng common labor standards? No? Patay-patay sahod, patay-patay yung mga bilbilo na kukuha at pare-pareho yung standard ng mga living quarters ng ating mga OFWs. So, sa tingin namin, kahit hindi ito binding o walang sanction na kukuha yung mga bansa ng violate, ay sa tingin namin na mahalaga pa rin ito dahil kung hindi tayo maglalagay ng ganito, ano gagawin natin? No? So, sa amin, mabuti nang mayroon ganito para may engage natin sa dialogue, may engage natin sa policy discussion yung mga ASEAN government. So, hindi ko dapat pangunahan o mag-indicate na ating President Duterte sa pagkakon ng mga ASEAN government. Oo, ito dapat ang aming in-expect sa pagdalo niya sa sunod na ASEAN summit. Sigurado kami na ipa-follow up niya ito dahil ito ang centerpiece ng Philippine chairmanship ng ASEAN. No? Ito yung consensus na ito. So sa inaasahan namin na pag-uunahan ni Pangulong Duterte yung pagsagawa ng mga action plans at tatanungin niya, kakalabitin niya si Singapore, kakalabitin niya si Malaysia kung kamusta na, kung meron na ba tayong naitayong mga polisiya at mga batas para maprotektahan yung mga migrant workers. So iyon ang isang importante doon eh, mayroong bagay na mga pag-uusapan. Well, ano alam? Doon sa pinapoy mong common, sanay na sa common salary scheme, standard salary scheme, ba, patutuwa ka niya. Kasi doon ka niya, kung para sa mga FOCAP, yung mga foreign correspondents dito sa Pilipinas, ano, mga nakatira sa hotel, mga limonche, hindi mo papakain sa press conference, kasi ang sasabi na ito, they have money for their, they have money for their lunch, o they have money for their dinner, no? Dito ito, takto-tato kami yan. Pagka, di ba, magkakaroon ng standardization ng salary. Ano na tingin nyo sa nag-isipisigo ng labor sector? Wala ko tayong endo o contra-condition? Ano, di ko maintindihan kung wala na report ni Secretary Bello yan si issue niyan. Well, nakay may panibagong development niyan, although hindi ko alam kung i-off the record ko muna, pero just to give you an update, noong May 1, nag-ipagdaya na gumagin ni Pangulong Duterte doon sa Davao City, at doon na ipaniliwanag niya sa amin na mukhang malabo na magkaroon ng total prohibition o total ban ng contractualization dito sa ating bansa. Dahil meron naman talagang seasonal, hindi mo talagang maiwasan na kapag ka ito yung sekwenta, halimbawa yung iyong manggagawa at meron demand na production na mas mataas pa sa sekwenta, automatic talaga magkakaya ka ng karagdagan. So, ayan ang paliwanan sa amin ni Pangulong Duterte at ipinaling niya sa amin yung tanong. Nung nagbigay kami sa kanya ng executive order para i-ban ang contractualization dito sa ating bansa, ay may bubulong sa amin ang sabi na ayaw ng presidente niya. Kaya ngayon ay may binabalantas kami, ito, dalakungat, yung isang panibagong executive order na prohibition siya o ban siya sa contractualization, pero may mga exceptions. May mga trabaho hindi pwedeng regular o kinakailangan talaga mayroong contractual. So, malungkot man sa amin na parang ganito yung kainatnan ng
laban tigil sa contraculation, pero ito yung sa tingin ni Pangulo Duterte ay kaya niya nang tanggapin. Ay kasalukuyan yung naming binabalangkas yung executive order na mayroong exemption, no? Parang lahat ng mga contractual, pero may mga trabaho dapat talaga may seasonal at may mga contractual. As usual, maraming salamat sa kasama natin sa mga media. Salamat sa suporta at salamat sa pagbibigay espasyo na mabili ang mga boses at interes ng mga magagawa sa inyong respective audience. Harot-harot tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw, galaw-gaw, ang lahat ginagalaw.